Grabing buhay to. Ang init na naman dito sa bagong nabili kong bahay. Tingnan yung kwarto ko. Kisame yata. Ayun o, tingnan mo yung tsura. Skupo na bahay to. Sinisingil pa ako ng kuryente. Ano pa, Diyos ko. Nagsabay-sabay na mga idol. Tubig, kuryente. Tingnan nyo. Galit pa yung naningil. Tingnan mo naman ang bahay niya. Oh. Diyos ko po na bahay yan. Paano ako makatulog rito? Ang init. Grabe ba? Ang init. Oh. Tingnan nyo yung bahay ko. Diyos ko po, Panginoon naman to. Oh, tingnan nyo yung kuryente ko. Nandito pa. Makukuryente pa ako dito. Hira naman to. Mahirap talaga sa Manila, mga idol. Yan, maliit lang yung inupahan ko, mga idol. 7.5 na yan. Oh. 7.5, ganyan lang kaliit. Diyos ko po, saan ko? Saan ako? Nat dyan, oh. Yan yung kwarto ko. Ako pa. Mario Sip. Tingnan mo, mga idol, oh. Ang init. Grabe yan. Hindi ako makatulog. Napakainit. Oh, tingnan nyo naman yan. 7.5. Yan lang yung inupahan. Napakaliit. Hira naman buhay. Ano? Galit pa pagka naningil. May-ari nito na nagagalit pa pagka sinisingil ako. Makalampas lang ng isang araw eh. Galit na naman. Eh, tingnan mo naman ang bahay niya. Diyos ko po. Masakit sa bangs. So makita ko ulo ko nito, mga idol, tira mo bubong, nasa ayun o, malapit na ako sa bubong. Ano ba tutulog dyan o, yan yung pinakakwarto ko. Paano mang klase yan o. Maingay pa, dami pa maingay kapitbahay. May tulo pa. O, pag araw mainit, pag ano tumutulo, pag umulan. Klase yung bahay na yun o. Diyos ko po, Panginoon, idol. Kaya kayo, huwag kayo pupunta sa Manila basta-basta nang wala kayong mapupuntahan. Sigurado, kung kayo titira sa pero mas mainam na rin to kasi doon sa kalsada. Mahirap yun na sa kalsada ka nakatira, masagasaan ka pa rin. Ito, mas maganda na to, 7.5 lang. Ayan, mayroon pang ganyan, mga idol. Baka gusto nyo mag-upa ng ganyan. Grabe yan. Init na init ako, mga idol.